Mga Pops, nagtaas na naman ang presyo ng petrolyo, kaya ang DOTR iniisip nang magtaas na rin ang singil sa pamasahe. Umaaray na rin daw kasi ang mga chopper at operator sa laki ng naawa sa kanilang kita. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Pamela Vasquez. Ito na ang ikawalong linggo ng paglobo sa presyo ng petrolyo sa bansa. Simula kasi ngayong araw, ang malalaking oil companies tulad ng Caltex, Clean Fuel, Sea Oil, Shell at iba pa ay nagtaas ng mahigit piso sa kada litro ng diesel at kerosene, habang halos 2 piso naman sa kada litro ng gasolina. Ibig sabihin, halos 20 pesos na ang itinaas ng presyo sa kada litro ng diesel at gasolina sa loob ng isang taon. Hindi man ito bago, nakakabahala pa rin para sa mga analyst ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Nagkukulang na kasi ang supply nito sa world market at importer lang ang Pilipinas, kaya ramdam talaga natin ang taas presyo. Kaya naman ang DOTR naiisip na taasan na rin ang singil sa pasahe. Ito po ay masusing pinag-aaralan pa rin ng LTFRB, pero nice din ho namin bigyan din yung guidance po ni Secretary Tugade na dapat po balansehin natin ang pangangailangan ng ating mga drivers, yung pangangailangan ng ating mga operators. Balak din nila na taasan na ang capacity ng mga pasahero sa PUV sa Metro Manila, lalo't nasa Alert Level 3 na ito. Ang mga transport groups naman, humihiling ng fuel subsidies at ayuda sa gobyerno. Pero sabi ng DOTR, ito ho kasing fuel subsidy na pinag-uusapan, marami hong opisina ang kinakailangang magsama-sama at magtulong-tulong dito. Dahil din sa taas presyo sa petrolyo, naapektuhan daw nito ang presyo ng mga pagkain. Kaya ang retailers, umaaray na rin. Fresh produce, breads, no? These have to be, you know, delivered 2 times, 3 times a week, no? You can't do that once a month, no? So these are those that are immediately affected. And also the markets, no? Like I said, the retail markets. Say palengke, the wet markets, the public markets, no? Immediate yan. Kasi pag nagtaas ang gasolina kahapon, today when you deliver, mas pataas na yung cost of delivery mo. Sa ngayon, wala pa raw sa mga supermarket owners ang nagtataas ng presyo sa mga bilihin. Pero baka raw sumirit na yan pagdating ng Pasko. Mobile Journal Pamela Vasquez po, hatid ang mukha ng balita.